Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Topic natin, pneumonia, pulmonya. Anong gagawin natin? Paano ito madadiagnose? At anong mga magagawa natin sa bahay? Kung sa bahay tayo nagpapagaling. Depende po kung gaano kaseryoso yung pulmonya. Ngayon, ang sintomas ng pulmonya, may ubo, nahihirapan huminga. Yung mga ibang sakit tulad ng sipon, hindi ka naman dapat mahirapan huminga, tonsillitis. Pag nahirapan huminga, maraming plema, posibleng pulmonya. Ito po, oh, marami siyang plema. Tapos yung sa pulmonya, ang plema galing sa baga. Ang sintomas ng pulmonya, pwedeng high fever, mag-chills ka, manlalamig ang kamay, sasakit ang ulo, mabilis ang heart rate, pero napakahalaga yung nasa baga. Ito mga sintomas, ubo ng ubo, may plema, maraming plema, madilaw, mag-green, shortness of breath, nahirapan huminga, pleuritic chest pain, paghinga, masakit, sumasakit ang dibdib. Hindi galing sa puso to, galing to sa baga. Hemoptysis, minsan may dugo ang plema, kaka, ubo. Para malaman kung may pulmonya o wala, kailangan po ma-x-ray. So magpapa-x-ray yung pasyente. Pag nakita may pulmonya, sabihin may kulay puti. Ayan, oh, katulad nito, dapat black siya. Kung may puti dito, sabihin may pulmonya yan. Merong typical, atypical, depende kung bacteria or virus. Ngayon, ang pagbigay ng tamang gamot, doktor lang po talaga magbibigay. Siya lang talaga magpre-prescribe kung ano bibigay sa'yo. So magpapacheck sa doktor, matatawagan yung doktor, bibigyan kayo ng gamot para dyan, malamang 1 course, 7 days, 10 days. Kung malala ang pulmonya, sa ospital. Hirap huminga, may edad, maraming ibang sakit, sakit sa puso, diabetes, sakit sa kidney, dadalhin sa ospital. Pero kung medyo mild lang na kaya namang gamutin sa bahay, makikita naman kung bata, malakas, minsan binibigyan lang ng tableta ng doktor. So bukod sa iniinom ng doktor, meron pa tayong mga home remedies na makakatulong sa inyo. So ito po, inumin ng gamot. Number one, bukod sa pag-inom ng gamot, pwede kayong mag salt water gargle. Ito. Kung maraming plema, makatila naman, lagi kayo na, lagi kayo nagaganyan, pwede mag-gargle ng asin na tubig. Ganito po preparation. 1/4 teaspoon na asin sa isang basong tubig. Maligam-gam, pwede po mga 3 times a day. Pwede yan para panlabas lang ng plema. Kung may plema kayo. Pagdating sa kakainin, okay po, hot tea. Tsaa. May konting pag-aaral sa peppermint tea, turmeric tea, oluya, ginger tea. Kung ginger tea, lagyan mo na honey and lemon. Tulad nito, turmeric. Diba? Kung luya, luya pwede rin. Makakatulong po pampalabas ng plema. Ito po, pag luya, lagyan mo ng konting honey, konting lemon para mas masarap inumin. Ito po, 8 to 10 glasses a day na tubig at liquids. Diba? Minsan tsaa, minsan tubig, minsan sopas. Importante din ang sopas. Tapos, pag nilalagnat kayo, syempre minsan nilalagnat, sinichills, may gamot, diba? Inumin mo yung paracetamol, binibigay yan ng doktor every 4 hours. Pero bukod dito, pwede ka magpunas, pwede punasan. Yung maligam-gam na tubig lang, di ba? Hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit. Yung normal water lang sa gripo, ipiga-piga, ilagay dito, mga 15 minutes, pwede sa kilikili, pwede sa leeg, para maginhawahan yung pasyente. Yan, para sa lagnat, tulong. Tapos inom ng maraming tubig, pag maraming tubig na inom, mas naiihi yung init. Kasi pag ihi mo, lumalabas yung init. Sa mga sobrang hirap huminga, yun talagang hirap sila huminga sa bahay, mahirap, hindi makapunta sa ospital, walang pera. May isang pag-aaral, may tulong din daw yung pagharap sa electric fan habang hinahirapan huminga. Ayon sa isang pag-aaral, kahit papano, kung nakatapat yung, meron mga handheld, di ba, nabibiling handheld na electric fan, o medyo mahina lang, kahit papano, nagiginhawahan sila. May cooling sensation, masarap pakiramdam nila, minsan sa mukha, minsan sa paa nila, tinatapat yung hangin para hindi lagi nakatapat sa mukha, mga 5 minutes. Pero sa ospital, bibigyan ng oxygen ang pasyente. Sa bahay, meron din iba nakakabili ng oxygen. Oxygen sa ilong or yung face mask na oxygen. Other tips, inom ng 8 to 10 glasses kung may pulmonya of water, liquid, healthy diet pa rin. At maganda po, 6 smaller meals. Konti-konti lang ang kain. Pag may sakit kasi, syempre,
di ka na nga makahinga, magsusuka ka sa konti lang. Konting kanin, konting sopas, makapasok lang konting pagkain, pahinga na. 3 hours, konti ulit, unti-unti, para makaya ng tiyan mo. Kasi hinihingal yung pasyente. Ito po. Merong tips para umubo. Pag umuubo talaga kayo, may technique para mas lumalabas yung ubo eh. Alam niyo pa, nakahiga kayong flat, hindi lalabas yung ubo, ayaw eh. Nasa position kasi nung sa baga. So pag uubo, hinga mo na malalim. 1, 2, 3. Deep breath, tapos medyo forward. Forward. Pwede hawakan niyo siya bago uubo. Bago kaubo nga nun. Forward, sabay hinga, isang ganun, para lumabas. Pwede 2 o 3 ubo sa tissue. Ganun lang. Huwag din sobra lakas. Kasi pag sobra lakas, baka mapilay ito sa tiyan mo, yung muscle mo, may pumutok niya sa sobrang pressure. Kaya dapat dinidiin din yung tiyan. Okay? Pwede rin ang steam inhalation, magpapainit ng tubig sa palanggana, magkukulub ng tuwalya, tapos ini-inhale ang steam. Pwede rin. Huwag lang sobra init yung steam kasi minsan nakairita ng ilong. Humidifier, kung meron kayo, pwede rin. Ganito po, pag ubo niya, sit medyo paharap, yung elbow sa tiyan, sabay ubo. Ito, humidifier, steam inhalation, may tulong din. Breathing exercise, kasi nga, yung baga ang problema natin. Hinga malalim, dapat nga, kahit wala pang sakit, nag-exercise. Hinga, pigil, labas. Actually, meron din mga position sa plema. Misa, paghiga mo sa kaliwa, paghiga mo sa kanan, gagalaw yung plema bago isang labas. Mas maganda yung isang labas lang. Ito po, breathing exercise. Kalmado lang kasi pag masyadong takot, lalong bibilis yung heart rate, lalong mahirapan huminga. Iwas sa sigarilyo, iwas sa mausok. Pwede sa aircon, pwede ka sa aircon na lugar. Pulmonya, nakakahawa ba? Yes, nakakahawa. So, dapat yung mga ibang tao nakahiwalay. Kasi may lumalabas ng mikrobyo, may pulmonya siya. At dapat lagi lang tayong positive. So, pag gumaling na rin tayo dito, dapat talaga rest na rest ka. Talagang higa lang talaga, baldado yung katawan. Higa lang. Hopefully, in 1 to 2 weeks, gagaling ka na. At pag gumaling ka na, pahinga pa rin another 2 weeks. Kasi baka bumalik eh. Tsaka yung mga tinamaan na yung baga, minsan mas mabilis na ulit tamaan ng pangalawang pulmon niya. So, ingatan po natin.